Hello mga boy at welcome back na naman. Kamusta kayo? So bali nga sa video ito ay ating tatalakayin ang top 13 Sage Mode users sa Naruto at hanggang Boruto. At syempre bago tayo magsimula ay huwag nyong kalimutang i-like ang video ito at mag-subscribe sa ating channel para updated kayo lagi sa ating mga anime Tagalog Talakayan. Okay, paano? Umpisa na natin. Tara! I feel like God, I'm a Kage. Whoa. Busting my ass, I know all things. Whoa. Me, I've been working, I grind from the ground, and now you see my drip is so Kage. Kage. No tell beat, Kasame. Never had breaks, no off days. Bitch, my drip, ho. Look, boy, I'm a legend, but spell on my presence. Don't test me, I'm ready. My drip like Hokage. See, you and I, we both had nothing in common. I move like a Kashi, I do shit to bro. Let's go, let's go. Young Shinobi from the unknowns. High like a satellite, we can get a scrapper right there. With the team, we can run off the fade. Kage. Running from the bottom to the top place. Young little legend from the village, hit it my way. Now they trying to copy like a Kashi doing cosplay. Putting into work, got me feeling like Yahweh. Y'all waiting for the Messiah, I'm with the God play. Y'all better stop, y'all better watch. Came through flooded, come my drip, Hokage. So guys, lilinawin ko lang na ang mga kabilang sa topic natin ito is yung mga human or artificial human Sage Mode users. So labas natin dito sila Gamakichi or kaya sila Master Fukasaku. So uunahin ko na nga dito si Jiraiya. Isa rin nga si Jiraiya sa alam nating nakagamit ng Senin Mode. Pero ang kanya guys ay imperfect. So bakit? Dahil hindi niya kayang i-balance ang nature chakra. Kaya ayaw din ni Jiraiya yung ganitong transformation. Dahil nga hindi raw siya magugustuhan ng mga babae sa ganitong itsura. Kasi guys, sa kanyang imperfect sage mode ay nagkakaroon siya ng parang kulugo sa kanyang ilong. Tapos yung kanyang mga ngipin is nagiging matalas. Kaya imperfect sage mode yung kay Jiraiya mga boy. At ang kasunod ay si Jugo. Kung atin nga papansinin mga boy, hindi naman nakapag-aral lang Senin Mode itong si Jugo. Pero madali lang sa kanya ang makapag-absorb ng nature chakra. So bakit? Dahil si Jugo nga ay galing sa isang enigmatic clan na kung saan ay may abilidad ito na madali ang pag-possess ng nature chakra. Kaya kung papansinin natin is napakadali lang sa kanya ang makapag-sage transformation. Ngunit sa kanyang sage transformation, parang nawawala siya sa kanyang sarili. At ang kasunod ay si Minato. Nakita natin gumamit si Minato ng Senin Mode during 4th Great Shinobi War. Pero guys, may problema rin sa Senin Mode nitong ni Minato. Dahil si Minato ay hindi niya kayang i-maintain ang Senjutsu Chakra sa kanya ng matagalan. Perfect Sage Mode yung kay Minato guys. Pero ang problema niya lang is hindi niya kayang i-maintain ito ng matagal. So ayun nga yung kay Minato mga boy. At ang kasunod ay si Kashin Koji. Si Kashin Koji ay makita natin sa Boruto Naruto Next Generations. At compare natin kay Jiraiya guys, ay itong kay Kashin Koji, yung Sage Mode niya ay Perfect Sage Mode. At hindi niya na rin kailangan ng external help habang gumagamit ng Sage Mode. Unlike nga kay Jiraiya. So masabi ko na mas malakas at mas mahusay sa paggamit ng Sage Mode si Kashin Koji compare kay Jiraiya. At ang ating kasunod ay si Kabuto. Si Kabuto rin guys ay nakita nating nag-Senin Mode dun sa laban niya kay Itachi at Sasuke. At yung Sage Transformation nga nitong ni Kabuto guys is yung tinatawag natin na Dragon Snake Sage Mode. Si Kabuto nga ang nakapag-master ng Snake Senin Mode na hindi nagawa na kanyang master na si Orochimaru. Yung kay Orochimaru kasi guys is napakawalang kwenta talaga. Kayang mag-enter ni Orochimaru sa Sage Mode. Ngunit sa ilang segundo lamang ay namamatay na siya. Dahil nga sa kanyang pagpapalit-palit at napakahinang katawan. Pero dito kay Kabuto is halimaw yung Senin Mode niya. Dahil na rin sa matagumpay niyang pag-eksperimento sa kanyang katawan. Nakadahilanan nga rin na nagawa niyang mamaster ang Senin Mode na hindi nagawa ni Orochimaru. So yun nga yung kay Kabuto guys. At ang kasunod natin ay itong si Mitsuki. Si Mitsuki nga ay nakita na natin sa Boruto Naruto Next Generations. At yung Senin Mode ni Mitsuki guys ay nakakamangha dahil nga yung Sage Transformation ni Mitsuki ay may pagkakahalintulad sa Tenseigan Chakra Mode ni Toneri Otsutsuki. At katulad nga kay Kabuto ay nagawa rin ni Mitsuki ang Dragon Snake Sage Mode Transformation. Pero mga boy, sa tingin ko yung Sage Transformation nitong ni Mitsuki ay mas malakas at mas mabilis compare sa Sage Transformation ni Kabuto. Dahil yung strength, flexibility, speed ni Mitsuki sa kanyang Sage Transformation ay halimaw nga talaga.
At ang ating kasunod ay si Hashirama. At heto guys, mas halimaw yung Sage Mode nito. Dahil dito sa Sage Mode ni Hashirama is nagagawa niyang gamitin ang True Several Thousand Hands o yung Buddha style na pagkarami-raming kamay na pwede kang sampal-sampalin at suntok-suntukin. At bukod dyan sa True Several Thousand Hands ay sa pamagitan ng Sage Mode ni Hashirama ay nagagawa niyang gamitin ang Sage Art Gate of the Great God o yung tinatawag natin na Ten Seals. At yun ngayon kay Hashirama mga boy. At itong ang anim na natitira guys, itong mga karakter na to ay nagtataglay ng Special Senjutsu Chakra. So papasukin na natin si Asura. Si Asura nga ay ang anak ni Hagoromo Otsutsuki. So guys, Sage Mode users din si Asura. Pero yung kanya is Special Senjutsu. Bakit guys? Dahil yung kanya ay ipinagkaloob ng kanyang ama na si Hagoromo. Kaya Sage Mode users din si Asura mga boy. At ang kasunod ay si Hamura. So guys, dito kay Hamura no, baka nga magtaka kayo kung paano naging Sage Mode user din itong si Hamura. Ganito lang kasimple mga boy. Offscreen kasi ang nangyari kay Hamura. Kasabay niyang nag-aral ng Sage Mode si Hagoromo na kanyang kapatid. Kaya lang kasi guys, nakafocus ang storyline kay Hagoromo in that time. Ganito kasi guys no, sa sarili kong pag-aanalisa, hindi kasi pwedeng hindi rin mag-aral ng Sage Mode si Hamura. So bakit? Dahil kung hindi siya mag-aaral ng Sage Mode, is si Hagoromo lamang ang makakasabay kay Kaguya sa laban nila. Naalala nyo guys, nung ginamitan ni Kaguya ng Byakugan si Hamura, si Hamura halos hindi na makagalaw sa pwesto niya dahil nga sa tindi ng puwersa ng Byakugan ni Kaguya. So para lumakas din ang kapangyarihan niya at pati ang kanyang Byakugan, kinakailangan niya rin mag-aral ng Sage Mode para once na dumating na ang laban nila kay Kaguya, hindi siya lalamya-lamya. So yun nga guys, hindi pwedeng hindi mag-aral ng Sage Mode si Hamura. Otherwise, magmumukha siyang kulangot sa laban nila kay Kaguya. At isa pa mga boy, according to Naruto fandom, sinabi doon na Six-Path Senjutsu is a special form of senjutsu used by Hagoromo Otsutsuki, the Sage of Six Paths, as well as his younger brother Hamura. So ayun nga guys, kasama kasi si Hamura ni Hagoromo na nag-aral lang Sage Mode. Kasi nga guys, 'di ba, napanood naman natin sa Naruto Shippuden na kasama ni Hagoromo itong si Hamura nung tawagin sila ni Master Gamamaru. Kasi kumbaga nonsense, tinawag sila ni Gamamaru tapos si Hagoromo lang yung mag-aaral lang Sage Mode. So anong gagawin ni Hamura doon? Tatambay lang. So nonsense, 'di ba? Kaya nag-aral talaga ng Sage Mode si Hamura. At according to Naruto fandom na rin yun guys. Kaya Sage Mode users din si Hamura. At ang ating kasunod ay si Obito. So paanong naging Sage Mode users din itong si Obito? Simple lang guys. Nung maging Ten Tails Jinjuriki si Obito, ay nagkaroon din siya ng Six-Path Senjutsu. So paano? Diba ang Ten Tails ay napupuno ng Nature Chakra? So basically, kapag naging Jinjuriki ka nito, ay magkakaroon ka rin ng Nature Chakra. Pero hindi pang karaniwan guys. Special form of chakra din ito. At yun nga ay ang Six-Path Senjutsu. So ayun ngayon kay Obito mga boy. At ang ating kasunod ay si Naruto. So si Naruto nga rin ay isa sa mga napag-aral lang Sage Mode. Ngunit kinalaunan ay nagkaroon siya ng Special Senjutsu doon sa part ng 4th grade Shinobi War nung ipagkaloob sa kanya ni Hagoromo ang kanyang Six-Path Senjutsu. So guys, parehas lang din sila ni Asura na anak ni Hagoromo na naka-receive ng Six-Path Senjutsu. At ayun nga yung kay Naruto mga boy. Ang kasunod natin ay si Madara. Katulad nga ni Obito guys, si Madara ay naging Ten Tails Jinjuriki din. So basically, may Six-Path Senjutsu din si Madara. Kaya isa rin siya sa Sage Mode users. Pero guys, yung Six-Path Senjutsu ni Madara ay mas malakas sa Six-Path Senjutsu ni Obito. Dahil guys, yung kay Madara ay nakumpleto niya yung mga biju. Unlike nga kay Obito, kulang yung video sa mga oras na yon. Pero kasi yung kay Madara is nakompleto niya talaga. Kaya mas malakas yung kay Madara.
at yung mga skills na nakuha ni Madara. Ilan sa mga halimbawa nito guys is yung Sage Art, Yin Release, Lightning Dispatch o yung kulay purple na kidlat, at saka yung Sage Art, Storm Release, Light Fang o yung kulay purple na laser na lumalabas sa bunganga ni Madara. Delikado nga rin to guys, na kapag tinamaan ka nito, eh siguradong tanggal yung ulo mo. Tulad nga yung nangyari nang mahiwa yung Truth Seeking Orb ni Naruto. So guys, napakaganda nga nung Sage Mode ni Madara. At syempre guys, una rin siyang nakagamit ng Sage Mode nung kunin niya yung Senpo Chakra ni Hashirama. Pero ito kasi guys, yung anim na karakter neto na gumamit ng 6-part Senjutsu, eh mas halimaw pa talaga sa ilan natin mga nabanggit. At yun nga yung about sa Sage Mode ni Madara mga boy. So dito na tayo sa pinakalas, ang Sage of Six Path, si Hagoromo Otsutsuki o Riko do Senin, ang pinakahalimaw sa lahat na Senjutsu users. At lahat ng nabanggit natin na Sage Mode users ay walang wala sa kalingkingan ni Hagoromo Otsutsuki. Dahil guys, yung kay Hagoromo ay nagdoble na. So paano? Una, nag-aral si Hagoromo ng Senin Mode at dun siya nagkaroon ng Six Path Senjutsu. Pangalawa, yung maging Ten Tails Jinjuriki siya, eh nagkaroon na naman siya ng Six Path Senjutsu. So nagdoble yung kapangyarihan niya sa Sage Mode. Kaya si Hagoromo ang pinakamalakas sa Sage Mode users. At hanggang dito nga guys ang ating topic sa Top 13 Sage Mode users sa Naruto at hanggang Boruto. At wait lang guys, may sasabihin lang ako. Kasi ang nangyari is madaling araw, gagawa sana ako ng playlist. So instead of playlist ang pinuting ko, eh ang napindot ko is yung delayed videos. Kasama doon yung Himawari Sage Mode at yung gaano kalakas si Hagoromo Otsutsuki. At siguro bangag na ako sa oras na yon, sa sobrang puyat. At siguro umiral siguro yung kademonyohan ng kamay ko, kaya ayun, gumalaw. Siguro, umiral siguro yung kademonyohan ng aking kamay, gumalaw. Sige, ganito, total Sage Mode users din naman yung topic natin sa video ito. Remake ko na lang yung Himawari Sage Mode para mapanood din ng mga ilang hindi pa nakakapanood ng video na yon. At sa video din yon guys, ay malalaman nyo kung possible nga ba kay Uzumaki Himawari ang mapag-aralan at magamit ang Sage Mode. So wait nyo na lang yun guys, gagawin ko agad yung video na yon. At hanggang dito nga guys ang ating topic sa Top 13 Sage Mode users sa Naruto at hanggang Boruto. At sa mga nagustuhan ng video ito ay bagsakan nyo na ng malupit na like at mag-subscribe sa ating channel para updated kayo lagi sa ating anime Tagalog Talakayan. At bago tayo magtapos ay shoutout na natin sila Isay Alaan, Michael Erwin Espinosa, Sam Japet Panes, Jacob Place, Marvin George, Manuel Ofril, Robin Kabuatan, Amigo PH, James Pogi, JF1, Mythical Gamer, Tom Jake Purgatorio, James Peter Bellic, at kay Danica Fuerte. Maraming salamat at maraming salamat din sa lahat na mga nanood. Hanggang dito, tayo'y nagpapaalam.